Hi gorgeous, it's me again, Jing Store, and welcome back to my channel. At ito po ang inyong vaklang maharot, ang vaklang may gandang homemade pero lumalaban. And for today's video is that we are going to have some honest review about, yes, wait. So for today's video is we are going to have an honest review about the legit and the fake, or what we call now, the real one and the fake one, James Charles palette. Yes, in every situation, meron talaga mga fake at real one. Like ng mga friends mo, there would be a permanent fake and a permanent real friends. So you have to be cautious. Cautious. Dapat alamin mo, suriin mo kung sino yung mga kaibigan mo, because hindi mo malalaman kung sino ang mga peke at mga gold dyan. So kinakailangan, you need to know the fake and the real one. And we will be having a good example with this palette from James Charles X Morphe palette, the fake and the real one. Balik lagi taday. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe, like, share, and comment, and don't forget to hit the notification bell so that you will be updated in every time I post my new video. So hindi na natin papatagalin pa. Let's jump into the video. Go na. So ayan mga bakla, ngayon is we will be comparing the fake and the real James Charles palette. So well, anyway, ipush natin to kasi sayang hindi tayo nakakapag-upload. Well, anyway, I've been actually in order ko po itong big James Charles palette, which is, I guess it's fake because this is only worth 180 pesos in Shopee. And the other one that was sent from me, that was sent from Australia just this month, itong James Charles mini palette. So, mapapansin natin sa packaging niya, there's a really big difference on it. Kung makikita mo sa kulay, this one is oversaturated kesa dito. Pero, mahirapan ka talaga kung saan talaga yung fake at yung real. Tulad ng kaibigan mo, minsan, they are actually wrapped with napaka magandang, mga magandang wrappings or ano pa yan. Pero, hindi natin nalalaman kung ano meron sa loob, diba? Ano mali at mga sinasabi natin mga pagbabanta at mga panglolo kung ginagawang mga... Yes, ganun po. Sa text ng meron dito sa James Charles at dito sa real one, talagang nagkakapareho sila. Pero kung mapapansin mo, yung sa real one is something, yung text niya is may parang something shiny na part, di ba? Mapapansin nyo. Kesa sa dito, talagang mapapansin mong i-print siya. O bakit? Wala yung nag-i-print? Pareho man talaga i-print. I mean like, tabang, mananabang. And then when we go on the back portion of the package, the same siya be, as in, the same siya mga bakla, ayan. So let's move on with the inside part. So sa James Charles palette, ayan, meron siyang, yes, of course, meron siyang bubble wrap. Pero yung isa, wala siyang bubble wrap kasi tinanggal ko na kasi matagal-tagal na rin yun. Ayan, so this is the James Charles palette, yung fake. At ito yung mini palette version, which is the real one. So kung mapapansin mo, talagang may similarity sila, diba? Oh, tanawa. Yung parang something nag-glitch or something like glittery or something shiny. Talagang nagkakapareha sila. Pero yung napansin natin, I don't know with the original one kung meron siyang something dito, the mini palette here. Dito, like that one. Hindi talaga sila magkapareho kasi may hingado, tapos ito yung large one. And then, going to the back, meron siyang the same din, yung pagkakaprinta nila. Parang hindi nagkakalayo yung kanilang itsura. And then, let's go now with the shades or the eyeshadows inside. So, going inside, pagkabukas-bukas natin sa ating James Charles mini palette, bubulaga sa atin yung salamin. Ayan, napakagandang salamin. At itong parang plastic cover na nakalagay just above with the eyeshadow. And then, yung napansin ko is that there is something that is being written the name of the shades of every palette. I mean of every shade. So, ganyan siya. So, malalaman mo kung anong shade yung kukunin mo. And the only thing that makes them different from each other, may plastic din siya, plastic cover, pero walang pangalan. So, that's yun yung basis natin para malaman if fake ba siya or real one. Well, anyway, let's move on with the pigmentation. So sa pigmentation, dun tayo magkakaalaman. I'm just going to swatch four colors na the same yung ano. So I guess that will be like the red one, this one, the red one. And then let's go with the brown one, this one. And then a violet, something like a violet, then the pink one. So pagsasabay-sabayin natin siya para malaman ang pigmentation. This is the real one, ha? So that is the pigmentation of the real or the mini palette of James Charles. So let's go on with the itong malaki. So I guess we need to like, so this time I'm swatching now the fake one into my other arms. Oh, ayan.
So kayo na po ang humusga. So kung makikita natin, may talagang malaking difference. Wala siyang shimmer at matte yung kanyang pagkakap, yung pigmentation niya. While on the other hand, all of the shades are really having that kind of shimmer. Ayan, kung mapapansin mo, talagang may shimmer siya. So now the texture of the every shade is that parang may brittles na malaki pa yung nandito sa shade niya. This time, what I'm going to do is that ka-apply natin yung fake at ang real one. So it's going to be this side will be the real one and this one will be the fake one. So let's do it. So una nating shade na gagamitin is that we will be dipping this one, the shade of Scape. So ayan, itong violet. So yan yung ating gagamitin para sa ating outer V. So we are just going to top that one outside. So yan, kung makikita mo, talagang mas intensify yung ginamit nating mini palette, yung original one, kesa dito sa side na ito, which is the fake one. So malalaman mo talagang kung saan ang fake at ang real one. And then kung mapapansin mo, sa fake one, talagang may glitter siya, something may shimmer na yung pigmentation na ginagamit natin kesa dito. It's all something like a matte look. So next is we are going to use this color shade. Ayan. Iko-connect natin siya, ilalagay natin siya dito sa ating center eyelid. Iko-connect natin siya sa ating unang nagawang shade na inilagay natin sa outer shade. So we are going to tap that one. Oh, I really hate because parang talagang shimmer talaga yung kabilang side. Unlike this one, talagang kumakapit yung kulay niya. Like, look at the difference. So this time we are going to use this shade, this Kidding, You're Kidding. So gagamitin natin siya as our transitional na ilalagay natin dito just above with the two shade na ginamit natin. Fairness sa red dito, parang may pagkaka-close yung kulay. Next is we are going to use this 518 shade. So ayan, ilalagay natin as a transitional connecting from this part going to this inner part. So gagamitin naman natin itong 518 shade sa fake palette niya. So let's try to see if the same ba yung kulay niya. Fairness, hindi nagkakalay, pero mas parang lighter lang siya. So, para sa under eye natin, is gagamitin natin yung kulay na ginamit natin kanina earlier. So, ayan po, I already applied the other side of my eye with the fake one. So, kung makapapansin nyo, yung pigmentation niya is that really far away with this real one because dito talagang pigmented siya kaysa dito. And kung mapapansin niyo, talagang may glitter niya as I've said earlier kaysa sa mga like ginamit natin dito side. So ayan. Yan yung pagkakaiba po ng real and the fake one. So this time we are going to apply a cut crease para kasi lalagyan natin siya ng puti. Kahit anong puti, basta may puti. Ayan. So lalagyan natin siya ng crease para mas maging pigmented yung white color niya. So this time, we are going to top that one with this white shadow dito. Yes, so ayan. I'm actually having my second thought na kung hindi natin sasabihin kung saan talaga yung fake at yung real, talagang hindi mo talaga malalaman kung saan. Pero when you go come to see closer to it, talagang makikita mo at mapapansin mo kung sino yung fake at yung real. So yan po yung itsura niya pag malapitan. Pero kung sa pagmalayo, talagang hindi mo mapapansin.
Pero kung yung sa ibang angle, talagang bet na bet talaga ito kasi yung ano pigmentation pala niya talagang bumubulaga kaysa dito kasi para siyang may shimmer and it's a bit awkward like that. So this time we are going to use this Miss Manga L'Oreal Paris mascara. So magba-mascara muna tayo. And then afterwards is that ilalagay na rin natin yung ating falsies. I guess when it comes to fake and real one, we need to like, hindi naman sinasabi na ano, hindi kinakailangan na pag fake yung ginamit po, hindi na dapat o kailangan natin kutsain yung someone who is really like using fakes one. Pero when it comes to beauty products, especially kung gagamitin mo sa mukha, you have to consider and to consider your health because you are actually risking yourself if you expose into fake products because hindi natin malalaman kung anong mayayari sa atin. Maybe yung skin natin is not suitable or sensitive to like exposing ourselves into fake products. So we need to think about this thing. So pero kung mga ano naman yung mga imitation like yung mga products, yung mga susuotin lang natin, okay lang naman yun. It doesn't matter nasa ano, sa style o estilo kung paano mo dadalhin yung produkto. Pero when it comes to like this one, beauty products, mga iniinom, dapat we need to make sure na we are taking the legit one because we are now talking about health and we are risking our life. So that's it. So I'm going to apply now my foundation. Then after that one is we are going to finish now our look. So that's it. So sa unang kita mo pa lang, no, hindi mo talaga mapapansin ano. Na fake, then real, it's like the same kung sa malayuan. Pero kung talagang aanuhin mo, talagang may pagkakaiba yung dalawa. Kasi kung makikita mo lang sana sa video, talagang ibang-iba talaga siya. Pero when it comes to like in natural, like in person, talagang makukonsider mo at malalaman mo kung saan yung fake at saan yung real. So I'll be using this Huda Beauty like in the shade. I don't know what shade is this. So stay tuned because I'll be right back for our final look. Stay tuned for our final look. No. Stay tuned for our final look in 3, 2, 1. Every single day. This is our final look. I hope you like this one and sorry for that review because I'm not good in reviewing products. But well anyway, all in all, I really love this look and especially the real one is way better than the fake one. So I guess this is my final look and see you into my next video. Don't forget to like, share and comment. Please subscribe to my channel now. And don't forget to hit the notification bell so that you will be updated and every time I post my new video. See you in my next video. Bye.